may miracle sa PBA, meron namang Trailblazers ang NCAA Women's Volleyball Tournament. Binura ng College of St. Benil Lady Blazers ang thrice-to-beat edge ng San Sebastian Lady Stags sa finals para makuha ang corona. At ngayong gabi, makakasama natin ang champions, ang Lady Blazers, para pag-usapan ang kanilang matinding journey para makuha ang championship. Palakpakan naman, yeah! Nandito siyempre si Coach Michael Carino, si Janelle Cheng, Janine Navarro, Janet Panaga, Melanie Torres, Rania Musa, Ariane Dagil, at Jane Borrero. Congratulations once again, Lady Blazers. Wow, grabe. Isang napaka-fairy tale na journey para sa any sports event. Coach, simulan natin yung kwentuhan with you. Nung pumasok kayo ng Final Four, pang-apat lang kayo, ang record nyo 6-3, yung lahat ng tatlong talo pang yun, yung mga mas mataas sa inyo. Yes. Paano nyo pinaganda yung team na yun para pumasok sa napakahirap na stepladder semifinals? Actually, yun yung motivation ng team ko eh. Yung tatlong teams na pumasok sa semifinals, yun yung dapat namin talunin para makaabot kami for right. the finals. Mm-hmm. So inumpisa namin yan dun sa perpetual. Okay. Nanalo kami doon via fourth set and then against AU straight set mm-hmm. and then yun sa San Sebastian ngayon tries to beat sila. Mm-hmm. So medyo maganda yung naging journey ng team ko during the finals. Hindi naging mahirap i-motivate sila coming into the final for wala silang takot na porket yun yung tatlong team na tumalo sa kanila? Actually, yung pang naka-encourage sa kanila para maglaro ng maayos kasi okay. gusto talaga nilang bawian. Okay. Alright, I'll talk to some of the players. Janine, nanalo kayo na first game against Perpetual. Dumagdag ba yun sa kumpiyansa niyo na feeling nyo, mukhang kaya natin to kahit mahirap daanan yung stepladder format? Ano naging emotions ng team after beating Perpetual? Actually, yung pagkapanalo ng Perpetual kasi since parang inisip namin na nung eliminations, natalo kami ng Perpetual. Yes. And then, nung nakuha namin nung journey semifinals, nung nanalo kami, parang inisip namin na parang makuha naman natin yung Arellano and Basle since yung tatlong yung nakatalo sa amin. And right. then, yung Perpetual. Then, talo na namin yung Perps. So, ang ano na namin is, parang pinagpra-practicean pa rin namin talaga na, every before game, mag-aaral kami ng kalaban. Ayun, yung so big boost na. Talaga kagad yun ng kumpiyansa. Although obviously confident na kayo coming into the Final Four. Yes. Lalo umangat pa. Yes, so yun. So kay Jane naman. And then next step, you beat Arellano. Tapos siyempre, yung sunod na mga kalaban nyo hindi madali. San Sebastian, Coach Roger Gurayev, may MVP, may thrice to beat advantage pa. Ano yung naging, kwenta mo sa amin behind the scenes, ano naging feelings ng mga players, mga teammates yun na meron bang kabado, yun ako, basta yan, may MVP yan, or more than that, lalong na-motivate kayo? Anong nangyayari ng time na yun? Parang inisip lang po namin yung sinabi ni Coach na nang we take it one game at a time. Okay. Tapos parang para sa amin po, kailangan po namin ilabas yung best namin mm-hmm. sa dating ng finals. Mm-hmm. Kasi nga po, yun nga, in the eliminations, natalo po kami nila. Okay. So parang yung ano namin, yung comeback po namin, parang gusto po namin silang mabawian po. Okay. And yun na nga, one game at a time. So Ariane, you won game one. After winning game one, siguro compared to the time that you beat Perpetual, nakaangat na naman ba ng kumpiyansa yun? Uy, kaya natin. Ano naging feeling ninyo nung natalo nyo sila in game one? Sobrang saya po. Okay. Kasi po, nag-enjoy lang po talaga kami dun sa game. Okay. Tapos pag nagkahamali po kami, bawi agad po, then smile lang po talaga. So wala kayong pressure nung game na yun? Wala po talaga. Talagang enjoy. Well, it showed yung gano'ng kayo kasaya talagang game na yun. Melanie naman, they won game 3. So, ibig sabihin nun, winner take all yung game number 4. Nag-worry ba kayo kahit pa paano na sila yung may momentum? Paano pa kayo nakaregroup nun? Paano yung what was practice like before game 4 para makuha nyo pa yung last win na yun? Hindi naman namin inisip masyado yung pagkatalo namin against Basque okay. ng third game. Kasi sabi ni Coach sa amin nung meeting na wag namin masyadong isipin. Okay. Isipin namin kung paano kami makakabawi sa kanila sa fourth game. Okay. Then yung ginawa namin sa training, yun the usual pa rin na ginagawa namin. Same. May binago lang si Coach sa amin sa blocking namin na okay. Dati two-man blocking lang kami pag si Soltones pumapalo. Ginawa niyan three-man blocking. Yung, nakita ko rin yeah. sa game 4. Nagtatluhan na kayo. So yes. lalo pa siya nahirapan. Na. Okay. Yun po. For Rania naman, you were a big, big step up nung finals compared sa, I think, from the semis and the elimination. Meron ba kinain na special nung championship round na? Ano naging naiba sa'yo na nakapag-perform ka ng gusto sa opensa nung finals? Inisip ko lang po yung sinabi ni Coach Mac na dapat isa ka rin sa mga tumutulong, okay. nakakapunta sa team. Mm-hmm. Tapos, yun, inisip ko lang na din na
mag-enjoy lang at pagkatiwalaan yung sarili ko. Mm-hmm. Tapos pagkatiwalaan din yung teammates ko. So malaking bagay yung pag-push yun talaga ni Coach. Yes. Especially for the finals. Okay. Jeanette, in game 4, first 2 sets, napanalo nyo. Third set sa kanila. Tapos nag-worry ba kayo na baka mag-shift sa kanila yung momentum na siyempre defending champions, nakakuha na sila ng third set. Nag-isip ba kayo na baka tuloy-tuloy sila? Or ano naging moment ng isip ng team ng time na yan? Actually, lagi po kami nire-remind ng mga coaches namin na kailangan maging composed kami sa game and nandun yung tiwala namin sa teammates namin na kaya namin bumawi. Okay. Janelle, as the team captain ito, very turning point ng last game na yun. Fourth set, lamang pa sila 2017. Imagine mo, 5 points na lang. They'll win the fourth set and then fifth set, who knows, di ba? Anything can happen in the fifth set. Anong nangyari doon nung nag-timeout si coach down kay 2017? May sinabi ba siya bilang team captain o bang napag-usapan ninyo sa team ng time na yan? Nung nag-timeout si coach, niregroup lang niya kami ulit. Mm. Tapos parang tinanggal niya lang din yung mga iniisip, yung mga kaba. Like okay. Sinabi din ni Day na wala nang kaba-kaba kasi last na naman to. Right. So kaya na namin doon. Tapos siguro ang ginawa ko na lang sa kanila noon time na yun is smile na lang ulit. Enjoy na lang ulit yung game. Dinaan nyo na lang sangiti talaga ulit at nawala yung kaba. Galing. I know it's easier said than done, Coach, pero yes. How happy are you na yung mga turo nyo, mga advisor, may responde talaga itong team ninyo? Yes, yun nga. Yung bawat paghihirap namin, yung preparasyon namin for the finals against San Sebastian, lumabas lahat nung sa pinaka-importanteng game pa, yung game 4 pa. So sobrang nakaka-overwhelm yung nararamdaman namin, yung bawat isa dun sa team talagang at least nakuha namin yung finals. Well, you'll go down in history. First of all, first championship ng Binild. Pangalawa, bihirang-bihira in collegiate sports na may manalo ng thrice to beat na disadvantage. Yes. So, amazing. So, Coach, anong future ng Lady Blazers? Alam natin may tatlong seniors mag-graduate. Yes. Anong nakikita nyo for next season? Marami pa rin naman akong mga players na na hindi nakapaglaro for NCAA. Mm. So, siguro isang taon pa naman ulit bago maglaro ulit for the NCAA. Siguro yun na lang yung gagawin ko. Talaga kung ano yung journey namin for the NCAA, for this NCAA, ganun din yung gagawin ko. Mas dodoblin ko pa kasi pressure on us because champion kami. So we have to defend our crown for the next season. Well, enjoy it first of all and congratulations. Salamat sa inyong napakagandang performance na entertain ang lahat ng sports fans sa buong Pilipinas. Maraming salamat. Congratulations again. Thank you very much.